Ito ang In-Game PH News Update. Mga nagbabagang balita ngayon. Facebook gumawa ng sariling streaming service hub. Fortnite may player reporting system na. Kausep naban sa League of Legends Korea server. Ninja Crown Royale sa unang game niya sa Realm Royale. Bagong Monster Hunt game inilabas na. At bandang Imagine Dragons nag-invest sa isang e-sport company na Rec Global at Team Rogue. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Facebook gumawa ng sariling streaming hub. Tumikha ang Facebook ng sariling streaming service na direktang kumukumpetensya sa Twitch at Mixer platforms. Ito ay para sa pinaigting nilang hangarin na maging destinasyon para sa mga video contents. Ang nasabing social media ay target ang mga kabataan na may edad na 15 hanggang 30 dahil sila daw di umano ang mga taong handang magbayad para sa mga bagay na tulad nito at malaki ang oportunidad ng pag-a-advertise sa kanila. Sa balitang patch notes, Fortnite may bagong reporting system na. Pinaigting ng Fortnite ang paghihikayat sa kanilang mga players upang maging mas responsable habang naglalaro. Ito ay sa pamamagitan ng Fortnite reporting system kung saan maaari mong ireklamo ang nakasalamuha mong players base sa kanilang asal. Kasama sa listahan ng pwede mong ireklamo ang mga sumusunod na gawain: communication abuse, offensive name, pagiging AFK, ignoring objectives, harassment, grieving, at iba pa. Para sa kwentong streamers, Kausep, naban sa League of Legends Korea server. Isang kilalang streamer ang napabalitang naban sa League of Legends Korea server. Bago rito, isang post ang kanyang isinulat tungkol sa di umano'y hindi maayos na banning system sa Korea. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, quoted, "Riot Korea never bans players. At as long as you do not write fuck in Korean, you will not get banned." Sinagot ito ng Riot ng pagban sa kanyang apat na account at nagsabi na naban ito hindi dahil sa kanyang post kundi dahil sa pagkakaroon niya ng multiple o shared accounts na ipinagbabawal sa League of Legends. Sa balitang good vibes, Ninja nanalo ng top 1 o Crown Royale sa kanyang unang laro ng bagong Battle Royale game na Realm Royale. Kasama niya sa kanyang laro ang kanyang kaduo na si Team The Tamtam. Ang larong ito ay binubuo ng 100 player na maglalaban hanggang sa isang tao o team na lamang ang matira. Ang pagkakaiba nito sa ibang Battle Royale game ay maaari ka ritong mag-forge o upgrade ng mga gamit na di bababa ng 1 minuto. Pagkakaroon ng unique skills tulad ng invisibility at character role playing. Sa balitang game updates naman, bagong Monster Hunt game inilabas na. Inilabas na ng kumpanyang Phoenix Labs ang isang bagong Monster Hunt game. Ang Dauntless ay isang massively online role playing game na may temang tulad ng sa Monster Hunter World kung saan kailangan mong maghunt ng isang behemoth o isang uri ng monster boss. Kasama ng inyong team ay maaari niyong gawin ito o solo. Maaari ka rin ditong gumawa ng sarili mong sandata na naaayon o angkop sa pagsila ng iyong target behemoth. Ang Dauntless ay mabilis na lumago at nagkaroon ng 1,000,000 players sa loob lamang ng 2 linggo pagkatapos ng official release nito. At sa balitang esports, bandang Imagine Dragons nag-invest sa isang esport company na Rec Global at co-owned Las Vegas-based esport team Rogue. Sa isang pahayag ni Mac Reynolds, manager ng Imagine Dragons, sinabi niya na inaasahan na nila ang paglago ng esport company at community sa buong mundo at gusto nilang makibahagi sa paglago nito. Hindi iba sa mga miyembro ng Imagine Dragons ang esports at sa katunayan, sila ay tumutugtog at nag-perform sa League of Legends 2014 World Championships sa kanilang kanta na Warriors. Ang Team Rogue ay may iba't ibang grupo na kasali sa iba't ibang esports games tulad ng CSGO, Rocket League, H1Z1 at marami pang iba.
At dyan nagtatapos ang maiinit na balita. Asahan nyo na mas paigtingin pa namin ang mga balitang aming iyahain dito lamang sa In-Game PH News Update. Mga nagbabagang balita, ngayon!